Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Patatagin ang kalooban sa pamamagitan ng pananampalataya upang hindi mawala ng pag-asa. Ito ang mensahe ni Bangkid Abram Bishop Leopoldo Hausyan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines Episcopal Commission on Prison Pastoral Care sa mga bumubuo ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa paggunita ng ahensya sa 32nd anibersaryo. Ang mensahe rin ay pinaparating ng obispo sa mga persons deprived of liberty na kinakalinga at tinutulungang magbago ng ahensya. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kasama natin po ang BJMP, kasama natin ang mga chaplains at marami hong nakikilakbay po sa atin. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Sa tulong ng Diyos, may pagkakataon, bibigyan din tayo ng ating hinihiling sa kanya. So, mabuhay po lahat. Tiniyak naman ni BJMP spokesperson Jerex Joseph Bostenera ang pagpapatibay ng BJMP sa mga advokasya na layuning itaas ang kalidad ng pamumuhay ng kanilang mga pinapangalagaang mamamayan at PDL. Kasabay ito ng katiyakan na patuloy ding pupunan ang espiritual na pangangailangan ng mga opisyal ng BJMP at maging ng mga PDL na nasa mga kulungan sa pamamagitan ng pagdaraos ng mga misa at inisyatibong ilalapit ang bawat isa sa Panginoon. Ma-rehabilitate sila. And yun lang din naman ang patutunayan at gagambanan ng BJMP. Ito nga po ang tema natin na matapat, may integridad na serbisyo sa ating kapabayan. So, yun po yung sineselebrate namin ngayon, and we are really happy na the BJMP has come a long way. So, in our 32 years of existence. Ang Thanksgiving Mass na idinao sa St. Michael Chapel sa BJMP National Headquarters sa Quezon City ay ang una sa tatlong interfaith dialogue ng BJMP Chaplain Service. Para sa Veritas PH, ako inyong kapanalig, Jeremiah Figuerola. Sumayin niyo ang katotohanan. Veritas News Alert Nationwide.